Hello guys, good morning. Siguro naman familiar sa inyo ang isang ribulto na yan, ang statwa na yan, pag dito sa Manila Bay. Makikita mo talaga yan guys, kasi dito yan sa gitna mismo ng Manila Bay na kadalasang palaging pinupuntahan ng mga tao. So siya po ay si Maximo B. Sullivan. Nag-Korean siyang the man and the journalist. Pinanganak siya noong September 4, 1929. Ang kanyang magulang ay si Benito Sullivan at saka si Pilagio Aquila. So, nag-aaral sa ibang bansa sa New York University. At ang nakakabili ba ay habang nag-aaral siya ay siya ay sumusulat na or naging writer sa isang sikat na publishing company, yung New York Times at saka yung Newsweek magazine sa New York. So nung edad 27 years old, nagumpisa ang career niya sa Pilipinas, naging publisher na siya. Siya siyang editor ng isang evening news. So, naging correspondent din siya, foreign correspondent, sa ibang bansa noong 1950 to 1960, panahon ng Vietnam War. So, nasign siya sa Laos and Cambodia. Isa din siya sa nakipaglaban noong panahon ng martial law. Naging boses ng bayan at naging mamamahayag nung panahon ng martial law at nakulong din siya. Yung pagkakulong niya guys, hindi yun naging hadlang sa kanya para tumigil sa pagpahayag o pagsusulat ng mga pangyayari sa ating bansa. So malaki ang papel na nagampanan ni Maximo B. Sullivan sa ating bansa. So, pag namasyal tayo guys, hindi man natin saluduhan o bigyan ng bulaklak, pero sulyapan din natin at sa isip natin na ang taong to ay may papel na ginampanan sa ating bansa. Isang papel na mahalaga na nakatulong sa pagbago ng ating sistema pamahalaan. So, yan na lamang po guys, ang simpleng pagbibigay po guys ko kay Maximo B. Sullivan sa kanyang kaarawan noong September 4. So, saludo po kami sa iyo, sir. Sa pamilya ni Maximo, salamat po at napakaswerte nyo na meron kayong ninuno na naging simbolo ng ating bansa. Yan na lamang po. Salamat at mag-ingat po tayong lahat.